ating pag-aralan ang pagpapakita, paglalarawan at paglutas ng routine at non-routine na suliranin na pagsasali ng mga karaniwang unit ng panukat. Suriin natin ang halimbawa sa ibaba. Si Yuri ay inutusan ng kaniyang nanay na bumili ng pineapple juice sa isang convenience store. Nakita niya ang iba't ibang pineapple juice na nasa lata. Tingnan ang larawang nasa ibaba at kung ikaw si Yuri, alin sa mga pineapple juice na nasa lata ang bibilhin mo? Bakit? Narito ang mga larawan ng mga pineapple juice na nasa lata na nakita ni Yuri sa isang convenience store. Ang una ay ang 1 litro ng pineapple juice na nagkakahalaga lamang ng 100 piso. Ang 750 ml na pineapple juice naman ay nagkakahalaga ng 90 pesos. At ang 500 ml na pineapple juice ay nagkakahalaga lamang ng 60 pesos. So, alin sa mga pineapple juice na ito ang bibilhin ni Yuri? Masagot natin ang suliranin, gagamitin natin ang making a table strategy. Tingnan natin kung paano inilarawan at ipinakita ang paglutas ng isang suliranin na may kaugnayan sa pagsasali ng isang unit. Okay, ang una nating nakikitang column ay ang item, sumunod ay ang katumbas na unit nito sa milliliters at ang katumbas na halaga at ang ikahuling column naman ay nagpapakita ng halaga ng pagbenta. Ang item na 500 milliliters ay may katumbas na unit na 500 milliliters at ang halaga nito ay 60 pesos at kapag binenta rin ito, ito rin ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Ang 750 ml naman ay may katumbas na unit na 500 ml at 250 ml. Kung saan, ang katumbas na halaga nito, kung ang 500 ml ay 60 pesos, ang kalahati naman dahil ang 500 ml, ang kalahati nito ay 250 ml. Kung ganun, kalahati rin yung kanyang magiging katumbas na halaga. So, yung 60 pesos, hatiin natin sa dalawa, ito ay 30 pesos. Kaya pag pinagsama natin, ito ay 90 pesos. So, ang halaga kapag binenta ang 750 ml ay 90 pesos. Ang 1 litro naman ay may katumbas na unit na 2 500 milliliters. Ang katumbas ito, kapag ang katumbas na halaga naman ito ay 60 pesos plus 60 pesos equals 120 pesos. Pero kapag ito ay binenta, ang halaga na lamang nito ay 100 piso. Okay, narito ang ating sagot. Gamit ang talahan na yan ng katumbas na halaga sa bawat 500 milliliters na pineapple juice, makikita na ang 1 litrong pineapple juice ay mas mababa na ang halaga kung ikukumpara sa 750 milliliters at 50 milliliters or 500 milliliters na pineapple juice. Mas makakatipid kung ang bibilhin ay ang 1 litrong pineapple juice. Makakatipid si Yuri ng halagang 20 pesos kung ang bibilhin niya ay ang 1 litrong pineapple juice. Magsuri pa tayo ng isa pang halimbawa. Si Faye ay bumili ng 20 and a half metro ng lubid na gagamitin sa darating na Math Olympics. Ilang sentimetrong lubid ang matitira kay Faye kung ang kailangan lang ay 1,800 sentimetrong lubid para sa Math Olympics. So, tingnan niyong mabuti ang mga ibinigay na datos. Ito ay 20 and a half metro ng lubid at ang gagamitin lamang ay 1,800 sentimetrong lubid. Para ma-solve natin ang suliraning ito, gagamitin natin ang isa pang strategy. Ito ay tinatawag na Polya's 4-step process. Ang Polya's 4-step process ay may 4 na steps na pagdadaanan.
So, yung unang step ay uunawain natin ang sitwasyon. Sa pag-unawa ng sitwasyon, kailangan alamin natin ang tinatanong sa suliranin. So, ang tinatanong sa suliranin ay ang bilang ng natirang lubid sa sentimetro matapos alisin ang 1,800 sentimetrong lubid para sa Math Olympics. Ang ikalawa naman ay sasagutin natin ang mga datos na inilahad. Ang mga datos na inilahad ay ang biniling 20.5 metrong lubid at 1,800 sentimetrong lubid. Matapos nating unawain ang problema or sitwasyon, dadako na tayo sa pangalawang step kung saan mag-iisip na tayo ng plano. Sa pag-iisip ng plano, ating sasagutin ang mga tanong na ano ang operasyong gagamitin. So, ang operasyong gagamitin natin ay pagpaparami or multiplication at pagbabawas or subtraction. Dahil kailangan muna nating isalin ang metro sa sentimetro. At dahil ang hinahanap natin ay natirang sentimetro ng lubid, kailangan nating gawin ang pagbabawas. Isa pang tanong ay ang ano ang pamilang na pangungusap. So, yung 20.5 na metro ay ating babawasan ng 1,800 sentimetro at i-equal natin ito sa n. Ang pangatlong step naman ay ang isakatuparan ang plano. So, ipapakita na natin dito yung ating solution. So, meron tayong dalawang operasyon na gagamitin. So, una muna, dahil ang 20.5 metro ay nasa unit na metro, kailangan muna natin siyang isalin sa sentimetro. Hindi kasi tayo pwedeng magsali ng magkaiba ang unit or magbawas ng magkaiba ang unit, diba? So, kailangan muna natin isalin ang 20.5 metro sa sentimetro. So, paano? So, kung naalala nyo kung ilan ang katumbas ng isang metro sa sentimetro, so dapat tandaan nyo pa rin yung mga katumbas na unit. So, ang isang metro ay may katumbas na 100 sentimetro. So, para masali natin ang 20.5 meter, so yung 20.5 meter, ginawa natin in decimal form. So, magiging 20.5 meters, imumultiply natin siya sa 100 centimeters over 1 meter. So, pag tayo ay magkikreate ng solution, kailangan, kung metro ang ating isinasalin, kailangan ang ating magiging denominator ay in meters din para makancel natin yung dalawang metro, yung metro na to. Okay, yung unit na metro. Saka natin imumultiply dito sa ating 100 centimetro. So, yung 20.5 imumultiply natin sa 100 centimeters. So, ang matitira or ang magiging kasagutan ay 2,050 centimeters. So, ang katumbas ngayon ng 20.5 meters sa centimeters ay 2,050 centimeters. Okay, since nakuha na natin yung value or yung corresponding value ng 20.5 meters sa centimeters, pwede na natin gawin ang pagbabawas. Okay? So, yung 20.5 meters ay kinonvert natin sa centimeter. Ito ay magiging 2,050 centimeters. Then, babawasan natin ngayon ng 1,800 centimeters. So, ang matitira ngayon ay 250 centimeters. Ang ating magiging kasagutan, si Yuri ay may natirang 250 centimeters ng lubid matapos ibawas ang 1,800 centimeters para sa Math Olympics. Para malaman natin kung tama ba ang ating naging kasagutan, tayo ay dadaan sa step 4 kung saan ating babalikan muli ang ating nakuhang kasagutan. So, ang pagsasamahin natin yung 1,800 centimeters na lubid na ibinawas para sa Math Olympics, diba? So, 1,800 centimeters, i-add lang natin yung ating nakuhang sagot na 250 centimeters. So, ang ating magiging sagot ay 2,050 centimeters. At ito yung katumbas ng 20.5 na metro na ating isinalin. So, yung 2,000 centimeters, ito ay may katumbas na 20 meters. Kaya,
sa makatuwid, ang 2,050 cm na lubid ay katumbas ng 20.5 metro ng lubid. Narito ang ating mga dapat tandaan. Maraming pamamaraan ang pwedeng gamitin sa paglutas ng isang suliran na may kaugnayan sa pagsasalin. Maaari nating gamitin ang making a table strategy at ang Polya's 4-step process. Ngunit higit na mahalagang maunawaan mo ang bawat step nito upang matukoy mo ang tamang sagot sa suliranin at gayon din ang tamang pamamaraan ng pagsasalin. Sagutin natin ang activity na ito. Basahin at unawain mabuti ang suliranin sa ibaba. Inilagay ni Nadan at Alvin sa sasakyan ang isang kahon ng mga delata na may bigat na 15 kilograms. Dadalhin nila ito sa isang evacuation center para ipamahagi sa mga taong apektado ng bagyong Ulysses. Ilang gramo ang katumbas na bigat ng kahon ng mga delata na dadalhin sa evacuation center? So, ang ating hinahanap dito ay ang katumbas ng 15 kilograms sa gramo. Okay? Ating sasagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang itinatanong sa suliranin? A. Kahon ng mga delatang dinala sa evacuation center. B. Katumbas na bigat ng kahon ng mga delata sa sentimetro. C. Katumbas na bigat ng kahon ng mga delata sa gramo. Or letter D, laman ng kahon na dinala sa evacuation center. Okay, so ang sagot dito ay letter C, ang katumbas na bigat na kahon ng mga delata sa gramo. Sumunod na tanong, ano ang mga datos na ibinigay? Letter A, bigat na 15 kilograms na kahon ng delata. B, 15 gramong kahon. C, evacuation area, and D, delatang galing. So, ang ating sagot dito ay letter A. Ito yung bigat na 15 kilogram na kahon ng delata. Okay, ang ikatlong katanungan ay ano ang operasyong gagamitin natin? A, pagdaragdag at pagbabawas. B, pagbabawas. C, pagpaparami. Or letter D, paghahati. Dahil kinukuha natin ang katumbas ng 15 kilograms sa gramo, ang ating gagamitin dito ay letter C, pagpaparami. Next question, ano ang pamilang na pangungusap? Letter A, 15 times 1,000 equals N. B, 15 plus 1,000 equals N. C, 1,000 divided by 15 equals N. Or letter D, 1,000 minus 15 equals N. Dahil nga pagpaparami ang ating operasyon na gagamitin, ang ating magiging sagot ay letter A. 15 times 1,000 equals N. Paliman tanong, ano ang tamang sagot? So ang ating pamimilian ay letter A, 15,000 gramo. B, 1,500 na gramo. C, 150 gramo, or letter D, 15 gramo. So, ang ating sagot dito ay letter A, 15,000 na gramo. Paano natin nakuha ang 15,000 na gramo? Dahil ang isang kilogramo ay may katumbas na 1,000 gramo. So, kung ang 15 na kilogramo ay ating isasalin sa gramo, kailangan nating i-multiply ang 15 sa 1,000 na gramo. Kaya ang ating makukuhang sagot ay 15,000 gramo. Sa pang-activity, basahin at unawain at lutasin ang mga suliranin sa bawat bilang. Si Sharon ay gumamit ng 25 litrong tubig sa pagdidilig ng halaman at 30 litrong tubig sa paglilinis ng bahay. Ilang mililitro na tubig ang kanyang nagamit? So, ang gagawin natin dito, ang ating magiging solution, ay kailangan natin pagsamahin yung kanyang mga
dami ng tubig o dami ng litro ng tubig na kanyang nagamit. So, in liters siya. So, yung 25 liters, i-add natin sa 30 liters. So, ang makukuha natin ay 55 liters. Dahil ang tinatanong sa sitwasyon ay, or sa suliranin, ay ilang mililitro ng tubig ang kanyang nagamit. Kailangan nating isalin ang 55 liters sa milliliters. So, paano? Ang 55 liters ay i-convert natin sa milliliters. Ang isang litro ay may katumbas na 1,000 mililitro. So, gawin natin yung ating ginagawang solution. 55 liters times natin sa 1,000 mililitros. Ito yung ating magiging numerator. I-over natin siya sa ating denominator na 1 liter. So, tatandaan nyo lang, kung liters ang ating hinahanap, kailangan ng ating ilalagay na denominators ay liters din para makancel natin yung dalawang unit. At ang matitira na lamang ay ang 55 times 1,000 mililitros. So, 55 times 1,000 is 55,000 milliliters. So, ang dami ng tubig na nagamit ni Sharon sa mililitro ay 55,000 milliliters. Okay, narito pa ang isang suliranin. Ang tatay ni Albert ay nagpadala ng isang kahong naglalaman ng mga tsokolate mula sa ibang bansa. Ang kahon ay may bigat na 12 kilograms. Ilang gramo ang bigat ng kahong naglalaman ng mga tsokolate? So, ganito ulit, hahanapin natin ang katumbas ng 12 kilograms sa gramo. So, again, ang solution natin, isasalin natin ang 12 kilograms sa gramo. Ang isang kilogram ay may katumbas na 1,000 gramo. Kaya ang ating magiging solution, yung 12 kilogram, imumultiply natin sa 1,000 grams over 1 kilogram. Natandaan nyo, kilograms ang ating unit na isinasalin, kaya ang ating denominator ay naka-kilograms din. Para makancel natin ang dalawang unit, ating imultiply ang 12 sa 1,000 grams para makuha natin ang sagot na 12,000 grams. Kaya ito ang katumbas ng tsokolate na 12 kilograms sa gramo. 12,000 grams. Sumunod na suliranin. Umabot sa 4 na kilometro ang nilakbay ng mag-anak na De Los Reyes pauwi sa kanilang probinsya. Ilang sentimetro ang layo ng nilakbay ng mag-anak pauwi ng probinsya? So, ang hinahanap natin dito ay ang katumbas ng 4 na kilometro sa sentimetro. So, ang solution natin, ang 4 kilometers, i-convert natin sa centimeters. So, tandaan nyo na ang isang kilometro ay may katumbas na 100,000 sentimetro. Kaya, ating imumultiply ang 4 kilometers sa 100,000 centimeters over 1 kilometer. Muli, kilometro ang ating given na unit, kaya dapat ang ating denominator ay nasa kilometers. Then, ika-cancel natin ang kilometers na unit para ang matitira ay ang 4 times 100,000 centimeters. So, ang ating magiging sagot ay 400,000 centimeters. So, ito yung layo ng nilakbay ng mag-anak na De Los Reyes pauwi ng kanilang probinsya. Thanks for watching this video. Hit like if you learned from this video and don't forget to subscribe on my channel. Thank you so much!